guys, welcome back to my channel. Ngayon po ay gagawa tayo ng ating Kutsinta Recipe. Ayan. And guys, kung bago lang po kayo sa aking channel, ay huwag niyo pong kalimutan like and subscribe my channel and don't forget to hit the button para lagi po kayong updated sa anumang video na i-upload. Ang ating mga ingredients ay 3/4 cup of water, 6 teaspoon ng brown sugar, 1/4 cup of cassava starch, 1/4 cup of all-purpose flour, at kailangan natin ng teaspoon ng hot water, at 1 teaspoon anise seed, at kailangan natin ng 1/2 teaspoon ng pandan, at 1/2 teaspoon ng ating lime water. Ngayon po ay umpisa na po natin ang ating paggawa ng ating Kutsinta recipe. Ngayon guys ay lagyan po natin ng 1 teaspoon hot water itong anise seed. Tansyay na lang po natin para makuha po natin ng kulay na gusto natin. Yan, set aside po muna natin ang ating anise seed. Ngayon po, ilagay po natin ang 3/4 cups ng water at ng ating sugar. At hinawin lang po natin siya ng mabuti. Kapag natunaw na po natin ang ating asukal, lagay na po natin ang ating pandan. Mix lang po. Sunod po natin ang ating lime water. Mix lang po ng mix. Pagkatapos, isunod natin ang ating all-purpose flour. Mix lang po ng mix. At isunod po natin ang cassava starch. Natin ang ating anato. Mix lang po natin. Pagkatapos natin mamix, ay sasalain po natin ang ating sama-sama ng ingredients. Yan. Pagkatapos po na ganito na po siya, pwede na po natin salain. Medyo malaki yung aking pangsala. Salain po ulit natin. Pag
Pagkatapos nito, pwede na natin siyang ilagay sa ating maliit na lalagyan. Ngayon po, pwede na natin isalin sa ating mga maliliit na... Kung meron po kayong plastic, pwede na po yun. Dahil ito po yung available ko. Ito na rin po yung gamitin ko. At isasalang po natin siya ng 20 to 30 minutes. Nagpakulo na rin po ako ng tubig para dire-diretso na rin po natin isalang ang ating kutsinta. Yan, tuloy-tuloy lang po natin. Yan po, nagpakulo na tayo ng ating tubig. Ilagay na po natin ang ating kutsinta. Balikan po natin siya after 20 minutes. Tingnan natin ang resulta. Tingnan natin kung luto na ang ating kutsinta after 20 minutes. And guys, at tatakpan na natin. Balikan natin siya after 20 minutes. Ayan guys. Kanina binalikan ko siya 20 minutes. So, hindi pa siya okay. Siguro naman okay na siya ngayon. Ayan guys, wala nang sabit. So, kunin na po natin ang ating kutsinta. Papalamigin lang po muna natin siya. I-set aside po natin. Guys, yan na po ang ating kutsinta. Papalamigin lang po natin siya at ilalagay sa isang lalagyan at bubudburan ng ating nyog at pwede na po natin siyang kainin. Ayan guys, tinanggal ko na ang ating kutsinta sa kanyang lalagyan. So, pwede na po natin siyang budburan ng ating nyog. Ayan, paborito ko pa naman itong kutsinta. Yan, pwede na po natin siyang kainin. Yan po, ready na ang ating kutsinta. Yan guys, kung nagustuhan niyo po ang aking channel, huwag niyo pong kalimutan i-like and subscribe my channel. At huwag niyo na rin pong kalimutan i-hit ang bell button para lagi po kayong ma-update saan mang video na i-upload ko. Maraming maraming salamat and God bless us all. Bye!